What's up, guys? So yun. Kanina kasi, bigla lang talaga akong lumabas para maghanap ng product na to. Kasi, di ba, andito na nga lang muna ako sa bahay, nakastay sa bahay. Parang dami-dami ko napapansin. And, more importantly, yung temperature ng sala. Itong kung nasaan tayo ngayon. Napapansin ko kasi sa room, medyo, sabi natin malamig. Tapos pag biglang lumabas ka dito sa sala, napakainit. Tapos kapag lumabas ka naman dun sa labas ng bahay, malamig din. So parang na-isolate na eto lang talaga yung area na mainit. So hindi ko alam kasi may exhaust naman ako, may exhaust fan. Yung malamig naman yung paligid. So hindi ko talaga magets kung bakit ano, hindi lumalabas yung init dito. Kung bakit na-i-stuck lang siya dito sa mismong room. So yun, for today's video, mag-unbox kami nitong binili niya na makakatulong dito sa sala para matanggal yung init. Yun. At init ng ulo. Kasi laging umiinit yung ulo ko sa kanya eh. Alam mo naman, yan. Ang pinaka sa tingin ko na source ng init ng room na to is yung computer ko. Kasi syempre, high-end gaming rig din yan. So kapag talagang powerful yung game or kapag malakas yung nilalaro mong game like mga AAA games, so talaga nagpo-produce ng heat yung processor, yung GPU, tsaka yung ibang parts pa ng PC na yan. So ang main contributor talaga sa heat dito sa ating room is ang computer. Bakit nga ba bumili ako ng air cooler? Kasi ayoko naman na most of the time naka-aircon lang ako. Syempre, hindi naman buong araw na naka-aircon ako. So, ayoko nang gano'n. Nagtitipid din tayo sa kuryente. Usually, naka-electric fan lang ako. Then, pag mainit, dun lang mag-aircon. And siguro dahil nga mainit, kasi nga katabi niya yung, ay malapit lang din dito sa sala yung kitchen. Kaya syempre, pag nagluluto ka, yung init din ang niluluto mo. Syempre, damay na din itong sala. So, ayun, ipapakita na namin sa inyo kung ano yung nabili niya. And, yun para matesting na din natin kung sulit ba yung binili niya at okay pa talaga. Ano lang, correction lang to sa ibang tao. Papalamigin yung sala. Hindi talaga ganun yung trabaho ng air cooler. Yung iba kasi, ang thinking nung iba, yung mindset nung iba, para siyang aircon na kapag nilagay mo siya sa isang room, lalamig yung room. So, hindi yun ganun. Kung ganun yung gusto nyo, aircon talaga yung bibilin. So, actually, nung nasa bilihan ako, yun daw yung iba daw bumabalik kasi nagreklamo bakit daw hindi lumalamig yung room nila. Isa yun sa mga pointers na dapat yung alalahanin pag bibili ng ganito. I-unbox na namin siya. So, ito siya. Actually, hindi siya hindi naman siya mabigat. Pero malaki. Hindi naman siya masyadong malaki kasi ang binili ko is yung portable lang. Pero hindi naman yung masyadong maliit na kakapusin yung tubig kasi may water tank to eh. Alam mo ba yung tsura nito? Oo. Wala naman sa bundok nito eh. Ano natin ng konti, ganun. Ayan, so ito, ano ba to? Ito, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siyempre, depende din yan kung gaano kalakas yung gusto mo. Yung number 1 pa lang, nung tinesting, malakas na yung number 1. So, tsaka ano siya, ang maganda sa kanya, kahit hanggang number 3, hindi siya maingay. Yun, tapos. Tapos meron din dito, yan, kung gusto mo i-swing. Yan, diba? Yung swing. Gabi yung ito. Yung pwedeng ganon, ay ganon, basta left and right. Ganon, left and right. Tapos yung pataas tsaka bababa, manual mong gagalawin. Tapos ano to, power on? Hindi, ano? Cooling. So yan, yung cooling guys, yan yung kapag inon mo siya, lalamig.
yung tubig, yung pump niya gagana na mag-aano na siya, magpa-pump na ng tubig. So yun na yung part na medyo lalamig na yung environment nyo. Nung bibiliin ko to, actually almost 2 hours akong pumipili ng design. Tapos yung mga gusto ko, wala nang mga stock. Ang gusto ko kasi sana yung ano, ito kasi old model na yung mga to, yung mga button lang na ganito, yung simple lang yung 1 2 3 tapos cooling. Yung iba, digital yung iba. May mga numbers, yung basta yung mga digital na siya, may mga LED lang. O yun, may temperature. Tapos meron na din silang ionizer, yung kapag halimbawa may amoy yung kwarto nyo tapos gusto nyong mawala, i-on nyo lang yung ionizer, mawawala na yung amoy. Madami pa yun eh, may mga, basta madami, tapos meron nyo ng mga remote, mga ganun. Ang hinahanap ko kasi kanina nung bibili ako, kailangan unang-una malaki yung tank ng tubig. So at least 8 liters yung hinahanap ko kasi ang estimate dito guys, ang 1 liter ng tank dito, magtatagal siya ng 1 hour. So, syempre, kapag mas malaki yung tank mo, mas matagal yung gamit mo na ano, na medyo lumalamig. Gusto ko yung mas malaking tank kasi, halimbawa, matutulog ka ng 8 hours. Kapag hinayaan mo lang nakabukas to, syempre yung tubig mauubos. Kung 4 liters lang yung capacity ng tank mo, edi ibig sabihin 4 hours na magtatagal nun. Edi ibig sabihin, gigising ka pa after 4 hours para lang mag-refill. Tapos balik katulog na naman. So yun yung iniiwasan ko kanina. So ang tagal kong namili. Tapos eto, nandito makikita mo yung water level. To Dito yan. Makita yan. Nasa harap, may indicator siya sa harap kung gaano pa kadami yung natitirang tubig sa tank. Pero sa actually guys, isa din kung bakit ko pinili to, kasi napakadali lang tanggalin nung eto. Guys, ito yung likod niya. Likod na to ha, likod na tong part. Isa sa reason kung bakit ito yung pinili ko, kasi ito lang yung tank nyo. Ito. So, di ba? Napakadali lang tanggalin. So, pwede mo siyang ilabas agad. Tapos, pwede mong ibalik din agad. Yung iba kasing air cooler na ganito, built-in sa loob yung, ano nila, yung tank. So, ang gagawin mo, hindi mo pwedeng, ano, hindi mo siya pwedeng ilabas. So, ano ka na lang, magsasaling-saling ka na lang ng tubig. Oh. Hindi yung ano, yung parang, hindi mo makikita yung tank, okay. Pero may parang lalagyan na lang na ganun. May ganito na binubuksan ng konti. Tapos, doon mo iyan yung tubig. Tapos, may ano naman yun, okay naman yun kasi may drain naman sila. Mag gusto mo i-drain yung tubig. May bubuksan ka lang dyan na parang, ano, butas dito. May lock dyan. Tapos, mag-drain na lahat ng tubig. Pero, para sa akin, mas okay pa din kung tulad nito na nabubuksan-buksan lang yung lalagyan, yung tank. Tapos, guys, so yung screen. Ito, alam mo ba kung ano to? Dito yung mga dumi. Yun. Ito, guys, dual purpose to. Dito yung ano, ito parang this is where the magic happens. Parang ganun. Parang dito nangyayari yung magic sa ano na to. Ito, unang-una, ito yung parang ano, air filter. Yung parang sa ano, parang aircon. Sa aircon. Ganun na ganun mismo yung ito, yung pagkagawa nito. So ito, pwede siyang tanggalin. So yan. Ayan o, nung tinanggal namin, diba, yan yung loob. Ito yung air filter, tapos sa kabilang side niya is yung honeycomb. So ito yung pinaka-importanteng part ng air cooler. Kasi, yung tubig ng air cooler guys, bababa dito, tapos mababasa yan na honeycomb na yan. Bali, diba, nakaganito siya. Likod yan. Ito yung likod na part, nakaganito to. Yung hot air, hihigupin niya yung hot air sa likod. So gagano niya yung hot air, papasok dyan. Tapos, since may tubig, yung tubig dito, bumababa dyan. Para siyang fountain, pababa ng pababa yung tubig dyan. So yung hot air, dadaan siya dyan, tatagos siya dyan. Tapos, pagdaan niya dito, parang ano, hot air, dumaan siya sa tubig. So, parang lalamig. So, paglabas niya dito ng pagganon, medyo malamig, mas malamig na yung tubig. Kasi, yun nga, dumaan na siya sa parang fountain ng tubig, kaya mas malamig na siya. Tapos, papasok ulit siya dito sa loob. Then, yung parang fan dito, yun yung maglalabas ulit ng air niya dito na sa harap. Yan, dyan nalalabas yung mas malamig na air na. Overall, yun lang talaga yung naka-process ng air cooler. Yung sinasabi ko kanina dun sa ano, kaya medyo natagal na ako pumili kasi ang gusto ko yung napakasimple lang na buksan, napakasimpleng linisan, napakasimpleng gamitin, napakasimpleng i-maintain.
paglilinisan niyo yung ganito, guys, ano lang to? Parang vacuum o kaya blower. Eh, di ba meron naman akong vacuum tsaka blower? So, ganun-ganun. Mas magandang gamitin yon kaysa shower nyo siya. Kasi yung honeycomb na to, kapag nababasa siya, lumalambot. So, pag malambot siya, parang mas, yun yung time na mas madali siyang masira kapag lagi mong ginagalaw. So, much better daw kung ang gagamitin yung panglinis dito is blower o kaya vacuum. So, yun, ganun. Tapos, yun, di ba nga, sabi ko nga kanina, napakadali nilang tanggalin, tapos napakadali nilang ibalik. Diba? Ayun, isang ganun lang, nakabalik na siya. Tapos yung tank, water tank naman natin, ayan lang oh. Diba? Pwede siya tanggalin. So, ganun lang kadali guys, napakasimple lang nito. Yung iba kasi, complicated din gamitin yung iba. Isa pang advantage nito kung bakit ito yung pinili ko. Kasi, portable lang siya, maliit lang. Maliit lang. So, siguro ganun, mga ano lang siya, 10 inches na pa ganun, tapos 10 inches din na ganun. Tapos yung ano niya, yung height niya, siguro 2 feet. Yan, okay na okay. And yun, magkano mo yan nabili? Ang price nito, kasi naghahanap ako kanina, yung napakamura lang talaga, kasi unang-una, first time kong gagamit nito. Tapos pangalawa, hindi ko naman sure kung talagang masosolve nito yung problem ko dito. So talagang hinahanap ko kanina yung murang-mura lang. Ang price nito dun sa Ace Hardware, 4,300. Tapos, nung babayaran ko na, sabi sa akin nung promodizer, no, nung Dowell, bibigay niya daw ng discount. So, nung nagbayad ako, ang binayaran ko na lang is 3,800. So, ang laki ng ano. Nakatipid ako ng 500, guys. More than, ilang percent pa yun? Basta more than 10%. Thank you very much dun sa promodizer ng ano, ng Dowell na naka-assign sa SM Mega Mall Ace Hardware. Napakalaking tulong nung ginawa niya sa akin. Na-try namin halos lahat ng air cooler na napipili ko doon. Tapos binigyan niya pa ako ng discount at the end of the day. So napakalaking tulong talaga. Thank you very much. Ayun guys, tapos napansin ko, kaya-kaya ko siyang buhatin. Ayan, magaan lang talaga. Uy! Ayan, napakagaan lang. Siguro ano to, 3 kilos or 2 kilos. Ewan ko, basta napakagaan niya lang. Kaya-kaya ng braso ko, nagbubuhat na ako sa gym eh. Tapos ito yung ano. And ayun nga, na makikita nyo, may gulong siya. Ayan. May apat na gulong. So, syempre, mas, kung may gulong, mas dali mong madadala kung saan mo gusto. Pwede mong hila-hilahin lang kung saan-saan. Diba? Hindi so, ka masyadong mahirapan. So, ayun guys, hindi na namin papatagalin. Itatry na natin to para makikita nyo kung sulit ba talaga tong binili niya at kung maganda ba talaga tong binili niya. Kaya lang, ano, hindi natin ma-check yung difference ng temperature dito sa room kasi wala akong thermometer. So, hindi natin ma-check. Pero yung iba talaga, guys, yung nakita ko sa YouTube, meron silang thermometer na yung parang barrel. Basta yung parang barrel. Nung tinututok nila sa electric fan, basta ang nakalagay dun sa kanila, 35 degrees yung, ano, yung room temperature. Tapos, nung gumamit sila ng ganito, nung tinutok nila sa harap nito, nasa 30 degrees na lang. So, imagine yung 5 degrees na difference, ano, malaking bagay na yon. Tapos, mas lalo pa pag nagtagal yung gamit nyo nito. Halimbawa, 2 hours nyo nang ginagamit or 1 hour or 2 hours, siguro mas lalamig pa yung ambient room temperature doon. So, mas bababa pa siguro sa 30 degrees. Ayan, so, talo na at subukan na talaga natin. Lalagyan pa natin ng tubig. Napakatalino. Ngayon lang natin naisip na mas maganda pala pag ganyan nasa baba. So yan, lalagyan na namin ng tubig. So wala ka namang ibang gagawin dito kundi i-on na. Number one lang muna. Yan, tapos i-on natin yung cooling. Sa ngayon, ano talaga siya guys? Hindi mo masyadong nairinig na umaandar siya. Ganun siya ka-silent. Tapos ako, nararamdaman ko na ano talaga, medyo mas malamig yung binubugan tubig nito compared dun sa binubugan ng electric fan. Kasi yung electric fan talaga medyo may pagkainit ng konti yung binubugan niyang hangin. Ito, para sa akin, medyo mas fresh siya. Ito, anong tingin mo? Mukhang ano naman. Ay, tutok natin sa kanya. Parang malamig nga, lumalamig nga talaga siya. Hello, lakas. Ni number 2 ko. Para sa akin ano ah, parang ako pag ginanon mo talaga. Parang ano ah, malamig yung nilalabas niya. Pero hindi naman yung tipo parang aircon. Pero at least diba kahit pa paano,
hindi mainit yung buga. Dito ano, sa likod, nararamdaman ko din na talagang humihigop ng hangin. Ayun, ay, no, malamig-lamig yung ano, nilalabas niya talaga. Hmm. Yan, number 3, lakas. Tapos ano, pag nilapit mo yung tenga mo dito sa ano, sa likod, nararamdaman mo yung parang may water flow, parang ganun. Parang fountain, nagpa-fountain yung tubig pababa ng pababa, gumaganon. Shing. Yon. Habang mas tumatagal na ginagamit, mas lumalamig kasi syempre yung honeycomb, mas nako-cover ng tubig yung buong honeycomb. Tapos syempre yung mga hot air na nasa loob ng room ninyo, nahihigop niya na. Tapos ibubuga niya dito ng mas malamig. And then, recycle lang ng recycle. Tapos, syempre, iinit na naman yon. Tapos, babalik na naman. Ganun. So far, okay naman siya. Kasi nga, na-feel mo talaga na kahit paano lumalabig na talaga siya. Yun. So, sana itong cooler ganun na to ay yung hangin niya pupunta na din dyan. Nakaramdaman niyo ba? Nakaramdaman niyo ba yung hangin? Yan ah. Papunta na dyan. Oh, so ano, itututok ko muna sa akin kasi tatry ko kung ano mangyayari. Number 1, number 2. Ang sarap ng hangin, gabi fresh. Sinabi ko kanina, na-feel ko talaga na lumalamig nga talaga siya. And ayun, sana magtagal tong cooler na to. And feel ko naman okay naman siya. Meron sa Lazada, madami sa Lazada ng ganito. Pero ako, mas pinili ko na pumunta sa mall kasi ang hinahabol ko is yung warranty. Usual, at saka yung repair. Kasi usually, pag yung sa Lazada, syempre ine-expect natin na ano, hindi ganun kadaling magpa-service doon. Or baka yung iba, wala talagang ano, wala silang warranty, ganun. So sa mall, meron lagi yan. Tapos, reason kung bakit pinili ko yung Dowel is dahil napakalapit lang din ang service center nito dito sa amin. Nasa may Cherry Mall lang ata yung ano, malapit lang sa Cherry Mall yung service center niya. Hopefully, hindi siya magka-problema kasi parang electric fan lang naman din siya na may tubig. So, tingin ko hindi naman ganun ka-complicated yung machine na to. Kasi yun nga, parang ihigop lang siya ng mainit na hangin, tapos ibubuga niya ng mas malamig. Yun nga pala, nabili namin to, ano na, August 21 na. So, medyo maulan na, no? Pero may mga time pa din kasi na mainit talaga yung August. Hindi naman kasi everyday na umuulan. Tapos, yun guys, isa pa pala sa mga gusto kong i-point out. Kasi, itong air cooler na to, ang wattage niya is 65 watts lang. Baka kasi iniisip nung iba na baka dahil ganito yung system niya, baka magastos siya sa kuryente. So, unang-una guys, hindi siya aircon. Hindi siya kasing gastos ng aircon sa kuryente. Pangalawa, napakatipid niya na almost kasing tipid niya lang yung electric fan. Kasi sa pagkakaalam ko, yung 16 inches ng electric fan, around 60 watts lang din yung nagagamit nun. And ito, kung tama yung ano, yung sinasabi dun sa manual, ang maximum wattage daw nito, 65 watts. So, ibig sabihin, mas malaki lang ng 5 watts yung nagagastos niya compared dun sa electric fan. So, ganun lang siya katipid sa kuryente. Pero, meron nga palang iba, yung ibang mas malaki na napanood ko sa YouTube. Kapag nagda number 2 or number 3 sila, umaabot ng 110 watts yung power consumption nila. Pero para sa akin, kahit na ganun, kung sakali man na halimbawa, although mas maliit to, no? Pero kung just in case lang na ganun nga din yung mangyari dito, okay lang naman, at least lumalamig din yung ano, may tulong siya sa pagpapalamig. Sa mga taong gusto din dyan, malamigan, yung mga naiinitan sa bahay, and ayun nga, yun sana itong video na to nakatulong sa inyo guys, sa mga gusto talagang bumili din dyan, ayop itong video na to makatulong sa inyo, and yun. Malamig, medyo malamig. And syempre, hindi na din masyado namin papatagalin. Kung natulungan ba talaga kayo ng video na to, syempre, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye! Babush!